This is me, Robbie, and welcome to my channel. And for today's video, magre-review tayo ng isa sa mga lip products ng Pretty Secret at yun ay ang kanilang semi-matte nude na lip crayon. And at maliban syempre sa swatches and sa thoughts ko about these products, magpapag-giveaway din ang Lola mo! Syempre, para masubukan nyo rin. Alam ko namang marami tayong aura ngayon, diba? Holiday season. Kaya kung interested kang manalo sa giveaway na to, just keep on watching! At ayun na nga mga box, no? Itong semi-matte nude ni Pretty Secret, tatlo lang talaga yung shades niya. First is yung kanilang French Caramel. Then second is Deep Wine. And of course, ang kanilang Rosy Magenta. Okay. Medyo mataas yung expectations ko dito talaga kay French Caramel. So, ginawa ko, winner test ko na siya kahapon. Kaya lang, mamaya natin ipag-usapan. Iswatch muna natin. So, tanggalin ko muna siya sa packaging kasi meron siyang ganito. Ayan, ganyan yung packaging niya. Para sa akin, hindi naman na kailangan nito. More, ano kasi, plastic waste, diba? Tsaka ito. They could have put yung parang protective plastic na lang or something. Di ba less din kasi yun sa, syempre, malalessen din yung cost na magiging mas mura. Tare! Uy! By the way, meron nga pala siyang paraben. So, yung mga tao na ayaw nang may paraben. So, this is not for you. Pero yung mga katulad ko naman na gusto lang talagang subukan lahat ng mga bago, ganyan. Push mo na, girl! Tapos, nakalagay dito na meron siyang 3 grams ng product. Tingnan natin kung gano'ng karami. Medyo ano ha? Ayan, pakita ko muna kung gano'ng karami ha. So, ayan siya. Ito yung Deep Wine. Malaki-laki rin. Parang marami-rami rin siya. Kasi mataba eh. So, let's talk about naman dun sa kanyang mismong packaging na ito, no? Parang medyo may pagka... Sorry for the term, pero may pagka cheap plastic yung mismong packaging na yan. Parang siyang laruan. Parang pang teenagers. Mga ganyan. Hindi luxurious yung feel niya. Pero okay lang. Choosy ka pa ba? 89 pesos lang to, best. Ayun nga pala yung price niya, no? 89 pesos ang isa. So, tignan natin kung masusulit ba natin yung pera natin. Siyempre, hindi pwedeng mura lang. Dapat magpo-perform din siya. Wala siyang scent. Wala siyang scent, mga box. Ayun. Wash muna natin. Pansin nyo, nung unang swipe, hindi pa siya agad ganun ka opaque. Pero yung pigment niya, okay naman. Pero hindi lang siya ganun ka opaque. Ayan, mga box. Ang ganda ng kulay na to. At ito na nga yung French Caramel. Ang sarap-sarap ng tulog, no? Pili kasi ako sa mga ganyan yung drinks eh. Itong shade na to, mga box, gustong-gusto ko sana siya. Kaya lang, ayun nga napansin ko, hindi siya ganun ka-opaque. Hindi ko palang sure kung ganun din yung dalawang shades pa. Kasi ito palang yung nasusubukan ko. Kapag ina-apply mo siya sa lips, sobrang nag-glide lang siya. Very creamy. Tapos, para ka nag-a-apply ng lip balm, ng tinted lip balm. Parang ganun yung pakiramdam. As in, hindi siya drying sa lips. Maganda siya. Pwede naman siya for everyday use. So, okay pa rin naman kahit na hindi siya ganun ka-opaque or ganun ka-pigmented. Ito, itong French Caramel. Kasi gusto ko talaga siyang ilaban dahil ang ganda ng shade niya. Move on na tayo sa second shade. Pero syempre, tanggalin muna natin. Tingnan natin kung uubra ba siya sa tissue. Magtanggal. So,
Ayan, syempre hindi siya transfer proof. Hindi niya naman din kasi kiniklaim na transfer proof siya. Tissue lang katapat niya, girl. Medyo napansin ko lang din dun sa French Caramel. Parang nagsasettle siya dun sa lines tapos nahaharata yung dark lips ko minsan. Pero may mga times naman na hindi. Ewan ko, nag-prep naman ako ng lips. So ngayon, hindi rin siya dry. Maitim lang talaga. Now, let's proceed with Rosy Magenta. Magenta. Alam mo, para siyang kung meron kang dark lips, this is the right pink for you. Ayan, ganda niya, oh. Pwede siya pang estudyante. Kahit naman yung French Caramel kanina, pwede siyang pang estudyante o kaya pang everyday lang. Yung alam mo, ayaw mo lang maging maputla, pero ayaw mo naman masyado nagsusumigaw yung labi mo. Ayun, okay to. Mas gusto ko to, actually, kesa doon sa French Caramel. Kasi parang hindi niya masyadong na-emphasize yung dark na lip line ko. Ayan, natakpan niya. Para siyang mas opaque kesa dun sa French Caramel. Nakalimutan pala natin siyang iswatch dito, no? Ayan siya, mga boss. Ayan, ganda ng pagka-pink niya. Ganda, girl. Tinitingnan ko kasi kung magkaiba ba siya personally, or in person, tsaka dito sa camp. Parang pareho naman. Medyo mas light lang ng konting-konte dito sa camp. Pero, ang ganda. Parehong maganda. Maganda dyan. Maganda rin dito sa aking mirror. So, pasok na pasok tong ano, tong shade na to sa banga. Parang medyo nagsustain siya ha, ng very light. Kawawa naman yung ano, yung labi ko, girl. Huwag ganun. Dun kay, napansin ko dun kay French Caramel, medyo mas mabilis siyang matanggal. Isang ganun ko lang ng tissue, halos wala nang natira. Ito parang medyo lumalaban, tumakapit siya, girl. Kay wipes, wala na siya binagpat. At syempre, hinuli ko yung sa tingin kong pinaka-dark sa kanila, which is yung deep wine. Ayan siya. Parang gusto ko to. Intrigang-intriga talaga ako dito eh. Ay, ba't ganun? Parang hindi siya masyadong maano. Nag-expect ako dito, girl. Ano na? Parang hindi siya ganun. Ah, makulay naman pala. Maano lang. So let's go and try this. So ito nga yung deep wine, mga boss. Parang gusto ko to. Ito yung perfect sa akin. Hala, gusto ko to, girl. Ang bagay sa akin, di ba? Gusto ko tong mga ganitong shade. Nakapakit na yung dark lips ko. Yung lip line na maitim. Ayan, hindi ganang halata. Pakit niya. Okay, so alam naman natin na hindi siya transfer proof. Katulad ganun sabi ko, no? Ayan siya, nakatransfer siya ng malala. Pero, sabi ko nga, winner test ko si French Caramel yesterday. Ito lang masasabi ko. Pag uminom ka ng, halimbawa, ng water or nagkape ka, nagtatransfer siya immediately sa cup mo or sa glass.
halatang-halata yun. Kasi nga, para talagang yung consistency niya, para kang nag-lip balm, parang ganun. Nang makapal, ganyan. Pero okay lang naman kasi magaan naman siya sa lips, hindi naman ganun kabigat kapag naka-apply na. Ayun, tapos kapag kumain ka, whether oily ba yan o hindi, automatic matatanggal siya, hindi siya nag-leave ng stain. Kanina napansin ko si Rosie Magenta, medyo nag-leave ng konting stain pag buhas ko ng tissue. Pero alam mo yung halos di na rin nakikita, ganun, ganun siya. So, perfect to pang everyday, 89 pesos. Hindi naman na masama, di ba? Pang araw-araw mo, lalo na kung estudyante ka o kung nanay ka na nagtitipid, di ba? Pwedeng-pwede na to. Tsaka, ang maganda, kahit na hindi ka ganun ka-expert mag-makeup, katulad ko, no? Napakadali niyang i-apply. Tapos, ayun nga, maliban pa sa madaling i-apply dahil nga pointed siyang ganyan o mas madaling i-control yung paglalagay. Ang maganda pa dito, hindi siya nagtataling. Nakita niyo naman kayo nung ina-apply ko siya. Nag-glide lang talaga siya sa lips ko. It's very moisturizing. Even after the whole day, kasi kahit na natatanggal-tanggal siya, nagre-retouch ako. Yung tipong pag nag-touch up ka, hindi siya nakakairita. Nakikita mo na walang sumasamang dry skin, ganun. Or yung parang dead skin galing sa lips kasi nga dahil nag-dry. So, hindi mo siya ma-experience dito. Tapos, after the whole day, hindi rin dry yung lips ko kahit na lalo na yung mga dati nang nanonood sa akin, I'm sure alam niyo na problema ko yung dry lips. Feeling ko mga second, third video ko pa lang na ginawa sa channel na to. Yun na talaga yung sinasabi ko, may problema ako sa dry lips. Pero itong lipstick na to, okay na okay. At saka ang maganda sa kanya, hindi lang siya para doon sa mga pinagpara na may pinkish lips, no. Medyo parang napansin ko kasi nag-check din ako ng review ng iba. Napansin ko na kapag maputi yung tao, medyo mas iba yung color payoff niya compared sa medyo morena katulad ko at medyo may pagka-dark lips. Hindi naman ganun kabongga yung pagka-dark ng lips ko, pero nakita nyo naman kung ano yung sitwasyon niya. So, ayun lang napansin ko. Anyway, sa lahat naman ng lipstick, ganun. So, okay naman yon. It's normal, it's common. At ano, diba, doon sa price range niya, mga box, parang ewan ko kung may nakikita pa ba kayong ibang lip crayon na legit talaga sa Watsons na ganito yung presyo, 89 pesos. Parang ako hindi pa nakita. Parang mura na yung 100. Parang walang 100, eh. Parang 150 pataas. So, pak na to, mga box. Push nyo na. Push na natin to. At katulad nga ng sabi ko, gusto ko rin masubukan nyo ang Pretty Secret Semi Matte Nude nila ng lip crayon. So, magpapag-giveaway tayo ngayon. At sa giveaway na to, ang mananalo ay makaka-receive ng tatlong shades. Yan, yung tatlong shades na yan, marireceive nyo. Pero syempre, hindi ito yung ipapadala ko kasi gamit ko na, no? Ang mechanics naman natin is yung usual lang, no? Make sure na nakasubscribe ka sa channel na to, which is Robby's Diaries. Follow me on IG. Like my FB page, which is Robby's Diaries din. And then for the fourth step, you can take a screenshot of this video, YouTube video, and then i-share mo yun sa yung Facebook timeline and make sure that it's on public or nakaset siya na public para makikita natin kapag nag-verify. Meron din tayong uploaded na teaser video na itong Pretty Secret Lip Crayon sa ating FB page. Pwede namang yun na lang ang inyong i-share para hindi na hassle, no? And again, make sure na naka-public. At pagtapos mo nang gawin yung apat na steps na yon, don't forget to go back to this video and then comment down below your FB name, IG username, and hashtag giveaway ni Bax. Ayan. So, para hindi kayo malito, ilalagay ko rin syempre yung mechanics dyan sa description at kasama na rin yung mga link ng mga kailangan i-like, i-follow, lalo na dun sa mga bago pa lang sa channel na to. Anyway, i-flex ko lang yung glass skin ko, ah. Yabang ni ate mo! Hindi natutuwa lang ako sa skin ko. Kung naka-like ka na or naka-follow ka na sa FB page, I'm sure nakita mo itong yung video ko na nagganyan-ganyan ako. Kasi tuwan-tuwa ako dahil, ano, kumikintab yung aking face. Hindi po yan oil. Ayan. Anyway, saka na natin yung pag-uusapan. If nagustuhan mo naman itong video natin about
Pretty Secret Semi Matte Nude Lip Crayon. Don't forget to leave me a big thumbs up. And if you have any comments, suggestions, questions, requests, comment down below at sisikapin po natin gawin kung may mga request kayo, no? And again, don't forget to subscribe to this channel and click the notification bell para lagi kang updated. Thank you so much for watching, baby ko. Love, love! Love yourself.